Good morning, Philippines. Okay. Hi, good morning. Are we live? Sa Twitter lang daw, hindi. It's okay. Okay, dokie. Tignan natin kung live tayo. Mukhang may technical difficulty. Okay, here we're live. So, my Paris, nag-comment from YouTube channel. Ayan, mga palangga. Maaga tayo today dahil maaga sa Pilipinas. Kaya naman, good morning dun sa mga tulog pa. Kumusta kayong lahat? So our topic for today is about panghahalay o no, pang, you know, panghaharas o kung ano pa man. Not only ng mga personalities, but ng mga taong nasa gobyerno na masyadong nilamon ng power ang kanilang ulo. Okay, magbago ang lahat. This is my diet. So ang diet natin ay ginger, carrots, celery, ano pa ba? Pipino, bell pepper at marami pang iba. So yan ang diet natin today kasi kailangan hindi tayo maging butod. And of course, hindi mawawala ang favorite kong kape. Okay, mga palangga, nakarating sa atin na ang mga mandorobo sa loob ng Malacañang, particular itong pinag-uusapan natin ngayon na lalaki na kung saan ay gusto niyang tinatawag siya ng His Excellency dahil umaarte ng parang presidente dahil yung power ng kanyang tiya na si Smugs ay inaabsorb niya. At feeling niya yung power na yon ay power niya rin na ibinigay ng Smart Magic and 31 million questionable votes, di ba? So yan yung ang mga tao diyan ngayon sa Malacañang ay nabuburyong na at gusto akong ipagurgor, mga palangga. Papayag ba kayo ipagurgor na lang nila ng ganun-ganon ang inyong tiger, di ba? From Los Angeles, California. Hi, Selma Ang. How are you? Diba, sarap ng hangin. Oh. Sarap ng hangin dito ngayon. Narinig nyo yung chimes. Ayan, si Letty just has means or just means. Okay, so nakarating na naman sa atin dahil gigil na si Smugs at pinagdududahan na lahat, tamang hinala na sila kung sino yung puting ahas natin na nalalaman natin itong mga pangyayari sa loob ng Malacañang, ang kanilang pagwawalang hiya sa ating bayan. All right, but sino itong Jontis na ito, na artista na nag-roar nung eleksyon? Diba? Tiger ng LA, I love that. Melvin MC, yes, this is Maharlika, the Tiger from Los Angeles, California. Para magsisiguro, Tiger ng LA. O, di ba? Bongga. So, ngayon, I'm so happy dahil sa kabila ng ang kalaban ko ay billionaires. Billionaire na galing sa kaban ng bayan ay sobra pong ang impact ng mga comments ninyo, yung mga pagtipon-tipon natin dito ay napaka-effective. Dahil nga ngayon, umiikot na yung mga tumbong nila at yung kanilang mga meetings, nalalaman pa rin natin, ay isinisikreto na lang talaga nila. Parang tamang hinala sila sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanila. Kasi imagine ninyo, yung mga dapat na nakatago lang sa kanila na hindi pinapalaman sa bayan dahil nga naman on their part, eh nakakahiya. Well, sa part ng Pilipino, eh you deserve it. Dahil, 'di ba? Dahil dinadorobo yung taong bayan. So, dahil po inexpose natin si His Excellency, the Presidential Advisor na pamangkin ni Lisa Smugs na si Paul na Amerikano, okay, na until now hindi pa rin nag-renounce ang citizenship, lahat ay pinaghinalaan nila at kung pwede na lang lahat gusto nilang tanggalin, di ba? O pag tinanggal nyo lahat yan, eh, babagsak ang gobyernong kuting at ahas. E di tanggalin nyo lahat para palitan ng taong bayan, di ba? O military intervention. Kung gusto niyo tanggalin lahat ng tao. Pero gigil na gigil po itong si His Excellency. Right? Dahil sinabi natin ang katotohanan, okay?
Ernesto Escobar, thank you. Ang katotohanan na sa kabila ng jaunties na yung asawa niya na sinasabi pinaka-famous, my God, alam mo siya totoo lang, yung si Tony na yan, pinanood ko lang yan noong in-interview si Kuting. Pero to be honest with you, hindi ko pinapanood yung mga, hindi ko pinapanood kasi nakukornihan ako sa magkapatid na yan. Kasi yung mga joke, it's so baduy. Kayo lang ba ang maggamit ng saltang baduy? Si Lisa lang ba? The 30 is so baduy. But Tony and Alex, you know, they are baduy. Not only that baduy, yung mga joke na mga, hindi naman nakakatawa. Yung TH na joke, hello? Tapos famous na? Excuse me. Pwede ako maging joker. Pero sige na, inyo na yung karir na yan. Bigay ko na sa inyo, dami ko ng karir eh. Anyway, mga palangga. Mga katsipanggahan, di ba? Alam mo, ang hirap kasi dito sa mga artista na to. Nabigyan na ng break. Akala ninyo, alta na kayo. Eh, hindi naman kayo pinanganak na alta. Oh, tapos ikaw, McCorny. Tapos ikaw, you know, roar. Habang jaunties ka, yung diyosawa mong presidential communication, presidential advisor na Amerikano, okay, ay umaabuso pa sa mga kababaihan by sending DM sa kanyang Instagram. Dai, i-check mo, dai. Kung love ganyan, dai, i-check mo Instagram. At niyayayang mag-date itong mga bagets. Oh, chismis tayo. And it's not really chismis. This is just showbiz. Sabi ko nga, mga agaw tayo ng trabaho, di ba? Terry, Miss Fernandez, Baden, Cor. Oo, kaya hindi ako nanonood ng mga ganyan kasi nakukornihan ako. Katsipanggan. Tapos naging presidente si Kuting, feeling nyo, hari na kayo. Sabihin ni His Excellency daw, nitong si Paul. Eh, pinaka-famous daw sa Pilipinas yung asawa niya. Famous sa katsipan at kabaduyan at kakornihan. So what, artista? At mga vlog-vlog nyo, katsipanggahan? Actually, gigil na gigil ako dyan kay Alex na yan eh. Alam mo kung bakit ako gigil na gigil nung pinrank na si Herlin Budol? Ay, bakit? Kayo lang ba pwede mag-gigil? Pwede na ako mag-gigil. Is it? Pero, mas nag-gigil ako dahil nilalapastangan ninyo, ikaw, His Excellency, ang kaba ng bayan. Ngayon, ang pinoportray ninyo, ito lang, ma-advise ko sa mga gumagamit ng ngalan ng Diyos. Gumagamit ng mga biblical. Okay? Oh, may langaw. Ayun dito si Lisa. Diyos ko po, palipad-lipad. Itigil nyo ang paggamit ng mga biblical verses o mga verses. Kung kayo naman ay kumukulimbat sa pera ng bayan by using your company, Amerikanong Paul. Ikaw, ha? Nakita ko yan palaga nung May 9, nung gabi na nanalo na nga si Kuting, di ba? Kwento ko na yan sa inyo. May picture kami yan. Pero alam mo, galing-galing talaga ng instinct ko. Ah, galing-galing talaga. I think, yeah, hindi ko siya pinost. Kasi hindi ko feel eh. Ganun ako palangga. Pag hindi ko feel yung mga tao at alam ko may ginagawang something, kahit gaano ka pa ka-famous, hindi ko ipopost. Marami akong mga politiko na nakapicturan na hindi ko pinopost kasi parang sabi ko, tangin na, magnanakaw to eh. May ano to eh, may mga ganon. So anyway, going back, may picture kami niyan. Namit ko yan doon sa kanyang, doon sa headquarters. Anyway, wala naman tayong pakialam kung makikipag-DM, di ba? No. Mag-direct message itong si His Excellency na power tripper dyan sa Malacanang at umaacting na siya ang presidential communications. Kumbaga behind the scene, siya ang umaacting na secretary. Si Cheloy na Jamoy Kulob, eh dami lang yung mga yan para ma-execute nila yung kanilang mga hidden business, yung mga awards na ibibigay sa kanilang yung mga dealing sa government tapos ibibigay sa 10P17 dyan sa ano na yan, 10P17P, ayan, dyan sa ano na yan, sa what you call it, yung kumpanya nga ni asawa ni Roar. You know what, ang hirap sa mga taong ito. Gigil na gigil talaga ako sa kanila dahil ang hilig nila manggamit ng pangalan ng Diyos, pero ang totoo ay parte sila sa pangungulimbat, okay, ng pera ng taong bayan. Sinabi ko na to sa inyo. Ganon,
anong nangyayari na nag-aaway-away na sila ngayon, hindi nila alam kung sinong mujombagi nila dahil lumalabas po kay lumalabas sa pumupunta sa atin yung mga balita from Puting Ahas. Maraming Puting Ahas na sukang-suka na sa mga taong ito. Tandaan nyo, hindi lang po iisa ang Puting Ahas natin dahil bawat department ng gobyerno na sobrang isinusuka nila ang gobyernong Puting at Ahas. Okay? Marami talagang nagsasabi sa atin, even their closest friends, na hindi kayang sikmurain ang ginagawa nitong His Excellency Paul. Doon daw ang gusto niya ipatawag sa kanya, diba, call me His Excellency, ganyan. So imagine mo, jaunties na yung asawa niya, pabongga sila, diba, nag-baby shower, pero ang likod pala nun, baka habang nag-baby shower kayo dyan, eh nagme-message ka ng mga baguettes, diba? May mga ebidensya tayo, huwag kayo mag-alala. Pagpinatawag tayo sa Korte Suprema. Pagpinatawag tayo sa Korte Suprema, ilabas natin yung mga ebidensya. Yung mga sabi ko lang ebidensya yan, well, why are you here, darling? Okay. Sinabi ko na sa inyo, nagpapaka... Paul na ito, nagpapaka Harvey Weinstein. Diba? Kilala nyo naman siguro yun. Ginagamit ang kanyang power ng kanyang tiyahin para mag-attract ng mga batang nasa mid-20s at kung hindi naman pumapayag, ay gagamitin niya yung kanyang power. Can you believe that? So nagsisimula ang pang-aabuso sa mga kababaihan mismo sa mga taong nasa gobyerno. Yun yun. Una pa lang, napansin ko dyan sa poll na yung alien na yan, hambog, sabi ni Kate. Kate, oo, yun din ang napansin ko sa kanya. Kagaya, no pride, how ayo. Sabi ni Leia Masan, ba't ayaw nilang manahimik? Sabi ni Emmy Cooper, kawawang Tony, hindi lang nag-iisa sa buhay ni Paul. Oo, kasi kung matino kang lalaki, unang-una, well, may marami namang mga matitino talagang lalaki. Diyos ko, mga palangga. Hi, Beth Rubio, hello palangga. Buntis yung asawa mo. Dahil hindi ka makachuk-chak chenis. May nag-comment ka dyan sa palangga, mga anak na daw siya, nakikipag-chuk-chakan pa siya. Ay, totoo naman. Kahit jauntis, pwede naman mag-chuk-chak chenis as long as in love kayo sa isa't isa. Pero itong His Excellency ay gustong chumuk-chak sa mga mid-20s. At nakikipagbasagan pa ng, you know, kinuwento ko naman sa inyo, nakipag-away pa sa isang foreigner dyan sa Shangri-La Hotel. Yeah, sa Shangri-La Hotel. Dahil pinag-aagawan nila yung beautiful na server or waitress. Hindi ka ba nahihiya? Kilala ka na born again? Baka born in hell. Ganon. Nakipag-agawan ka sa baguettes, eh married ka. Hello? Dapat naman medyo discreet-discreet ng konti. Pero dahil, you know, yung mga tao kasing, yung kanilang mga libido ay hindi mapigilan sa pag-alsa. Yung kanilang libido, hindi mapigilan sa pag-pulandit. Magpakaserex tayo today. Sabi ni Franz R., naghahanap ng maitot-itot. Oo nga, yung mga libido ng mga taong ito na naghahanap ng maitot-itot, hindi nila napipigilan, Franz R. Diba? Kasi ano yan eh, nasa bloodline. Kasi kung bata ka pa, high school days ka pa, mo pa lang, eh napapractice mo na yung ganong klaseng kamunduhan na mag-itot-itot ka sa ibang tao. Eh, well, masarap ang itot-itot. Masarap kasi pag bata, sabi ni Cagayano Pride, ay, magdi-disagree ako dyan palangga. Ako ang lola ninyo, Diyos ko, sabihin nyo lang na bonggang-bongga. Tumatumbling to. Ano, I mean, ganito yan. Sabi ko nga, sino ba ang hindi makasalanan sa mundong ito? The reason why kinakausap ko kayo at pinapaalam natin sa inyo kasi ang portrayal ng gobyernong ito sa atin, maiwasan ang mga abuso, hindi dapat nagkukurap, dapat para sa Pilipino. Paano mo, sabi nga nila, you have to lead by example. Paano maging successful ang isang community, ang isang bansa, kung mismo ang sa loob ng Malacanang ay nag-itot-itot in broad daylight. At hindi pa nakontento, text-text pa sa Instagram, magmita sang itot-itot. Na, no man ka mo. Di pugar. Di ba? Hindi gid mapunggan ang buto-buto. How?
Ay, naku, sabi ni Isa Concepcion, kung mahilig sa bata, baka alam mo, you know siya. High school pa nga lang, mahilig na mag-itot-itot ito si Dodong. Mm. Si Lian Arsen, oy, magdi-disagree talaga ako sa inyo na masarap ang bata. Oy, subukan niyo yung lola. Subukan niyo yung lola. Hello, no, wala yan sa bata. Nasa performance yan, darling. But anyway, baka hindi na nagpi-perform si Roar. Akala ko ba Roar? Ako ang tunay na Roar. The Tiger from LA. Hindi nyo lang alam, sumusuko ang aking palangga. Sumusuko. Yes, yeah, sumusuko talaga siya. Sinabi ko na to sa inyo, di ba? Wala na ng bagets ako. Non-stop, darling. Mm. Kapilang ang pahinga. Anyway, pero going back doon sa issue natin, ano? Nakakaloka kasi nga, maliban pa sa nagkaroon ito si His Excellency ng biktima na artista na may asawa na rin ngayon, na nakapangasawa ng mayaman din, old rich, di ba? So nasaan yung credibility nito na maka-Diyos? Paano mo kumbaga, isa sa buhay yung pagiging mabuting tao, which is definitely hindi sila mabuting tao. Kasi kung tingin niya na ang kanyang Diyosawa ay pinaka-famous at pinaka-maganda, eh bakit ka ba mag-itot-itot doon kay ano, doon sa batang favorite ko rin na Jartista? Sabi ko, hindi ko na siya pangalan, alam niyo naman 'yon. Kasi nananahimik na 'yon, nag-asawa na rin yung batang 'yon. Mm. Yun mga palangga. At saka open secret naman yun, di ba? Open secret naman sa showbiz yung mga tsok-tsokan blues nila. Sabi ni Judy Reese, SWBKOTS, Devon Yuki, haba palangga. Palangga, pwede ba pabati ng TV Boss Lee Kotz family? Ayan. Apelyado yan palangga. Family, lagi naming pinapanood ang host namin. Doon ay si Victoria, please. Tiger of LA. Thank you, dear. My love. Ay, ayan o. Papansin natin si Palangga. Ayan. Follow nyo yan si Palangga. So, ngayon, happy everyday kayo lahat dyan. Ituloy ang laban. Laban sa katotohanan. Okay. So, sabi ko, wala naman akong issue kahit mag-itot-itot. Damo manadanaga itot-itot sa showbiz at saka sa, ano, sa, gobyerno. Diba? Walang problema ang itot-itot. Kaso lang ang problema, iniitot-itot ninyo ang kaba ng bayan. Can you believe that? Piso lang yung sweldo. Hindi pala ako sisigaw kasi baka tumahal yung mga aso ng kapit-bahay. Tsaka naka-mic tayo. Alright. So, imagine mo piso daw kuno abi. Kunyari, piso ang sweldo. Giatay, isang ano, isa katuig, piso. Yung pala, ipapasok ang mga negosyo doon sa kanyang production company na hindi pa siya nag-divest. That's vested interest and conflict of interest. Na dapat kung talagang, anonsyo nga kayo eh, no? Hindi nyo ginagamit ng utak. Walang jutak kasi pagbangag kayo. Pwede ka naman mag-divest for the heck. Officially, maraming gumagawa niyan. Mag-divest ka doon sa kampanya mo na binibigyan mo ng mga projects. Then, maghanap ka ng dami like yung friends mo. O kaya yung mga dini-DM mong mga bagets, kaso lang inisnab ka naman. Dahil baka makyoho ka. Baka amoy kulob ka rin. O I don't know, hindi sorry doon sa mga bagets ha. Hindi pa pala namimito, hinaharas pala kayo. Okay. So yun yung sa ating showbiz today. Ngayon, secret agenda sabi ni Raymond Ramos. Talaga naman, nahulaan ni Solid Maharlican ako. Talaga naman, hinulaan niya. Mm. Chinuchok-chok nila ang pera ng bayan palangga, sabi ni Sky Vababom. Yun ang issue natin dito. Kung bakit natin pinakikialaman ang pakikipag-chok-chokan o itot-itot nila sa ibang sa mga bagets na ito. Pero kasi nasa gobyerno sila. So para silang nasa glass house sila. At tayo naman may mga microscope tayo na sinis-scrutinize natin yung kanilang mga, you know, lalo na itong mata ko apat, 'di ba? Pinapalam natin sa bayan na hey,
ito yung sinasabi, nababangon muli ng Pilipinas, pinababayaan ni Kuting ng Norte ang pamangkin ng kanyang asawa na lapastanganin ang pera ng bayan sa pamamagitan ng mga projects na dinadaan sa kanyang kumpanya. Kaya sabi ko nga dito sa mga kongreso at sa senado, Jutang Jenina, bulag ba kayo? O takot kayo? Baka magurgor dahil yan ang trend daw ngayon sa Pilipinas eh. Natatakot kayo dahil sobrang nakakatakot yung administrasyon ngayon. Life check, I hope, sabi ni Jocelyn Robledo. Thank you palangga, you're always present. Kumusta ating mga rants dyan? Puro kamunduhan ang politikong gobyerno at showbiz, sabi ni Kat King. Oh yeah, true. Kaya nga, hindi talaga babangon ng Pilipinas kung itong mga artista, katulad itong pinag-uusapan natin, ay ginagamit ang kanilang popularity, gagamitin pa yung Diyos na kunyari ibabangon ang Pilipinas. At ayon sa ating puting ahas, tumanggap naman pala ng milyon, multimillion itong si Roar doon sa kanyang pag-promote kay Kuting. Tapos kunyari, libre. See? Diba? The fact na bumili sila ng lote ngayon sa McKinley. Right? I told you about it. Bumili sila, binili nila ng lote at magpapatayo sila ng mansyon, mga hitad. Ano ang ibig sabihin yan? Piso, jobless si Roar. Tapos piso lang, isang taon daw itong kanyang jusawa. Di ba? So yun yung malaking issue natin. Bakit siya may malaking bahay, malaking construction na build dyan sa McKinley Hills o McKinley Village? Di ba? Actually, over dito sa itot-itot nila, ang dapat maging aware ang taong bayan, saan kinuha ang pinabili ni His Excellency na lote o lupa, napakalaki, at nagbi-build ngayon ng isang malaking construction. Saan sila kumukuha ng pera? Not only him. Ewan ko nga ba kung anong ginagawa nito, mga palangga. You have to act now. Ng kongreso natin at senado. Binokelya ko na sa inyo yung billion na bahay ni Anton Lagdameo. SAP, Special Assistant to the President. Sa Forbes Park, billions. Ito definitely multi-millions or maybe billion din to. Not only that, kung nakikinig kayo sa akin, ang dami na natin in-expose. Ang katulong, ang chief of staff ni Sandro, ang chief of staff ni Tambaluslos, ang kanyang mga undersecretary, kita mo? Kaluluoy naman ang bayan, mga palangga. Kawawa talaga tayo. Kawawa ang mga Pilipino dahil inaabuso ang ating bansa, hinahalay nila. Wala na akong pakialam kung mag-itot-itot sila forever, I really don't care dun sa mga makamundo nila. Diba? Ang issue natin dito, mga palangga, yung pera ninyo, like UOFW, na hindi man lang kayo mabigyan ng proper treatment, di ba? Pag lumalabas at pumapasok kayo sa bansa, sa halip na didelay kayo, na offload kayo, at yung Kuting ninyo, okay? Walang pronouncement, walang matibay na pronouncement para ipagtanggol kayo. Sabi ko nga, kung ako'y nasa kalagayan niya, di ba? Kahit hindi na eh. Ako ang mag... Isang ano ko lang yan eh. Bibigyan ko lang ng ultimatum yan na 24 oras yung mga airline company at dyan sa airport. Tingnan ko lang kung di manginig yung mga tumbong ng mga yan. Ang sabihin ko, subukan yung ano yung galawin yung mga OFW o yung mga pasahero o kahit sino na nakakasira ng ating turismo. Tingnan ko lang kung di manginig yung mga mudlo nilang mata at mga butod nilang tiyan katulad ni Lisa. Pero dahil wala naman talagang leadership si Kuting, dahil nga nalaman natin na nung siya ay governor pa lang, instead na magtrabaho siya, tinatrabaho niya pala si Ting. You know what I mean? So yun pala yun. Nabulag tayo eh. Nabudol kasi talaga tayo. Then even nung first time na pala natalo si Kuting sa Senado, nag-enjoy pa rin siya kay Ting. Kasi nga naman, sino ba naman magtsatsaga sa isang bongangera na abogada nga, pero ang ugali, sahol pa sa pusali na si Smugs. Kaya naman, sukang-suka naman si Bonget sa kanya, si Kuting. See?
hindi natin nakita yun kasi naman itong mga puting ahas, bakit ngayon lang kayo dumating? Kakaloka kayo din eh. Pagpapaluin ko kayo ng tsinelas eh. Di ba? Ba't ngayon lang kayo dumating? Dapat noon pa at na hindi na natin ito naibonggam-bongga. Nabudol pa tayong lahat. No, yan, sisihin ko ngayon puting ahas ko. Ngayon, mga palangga, ulitin ko ulit. Ang issue dito yung pangluloko sa atin. Ang issue dito, sabi ko, hindi about yung kahalayan nila, kamunduhan nila. Pero nagpapakita lamang na itong si His Excellency, kahit na parating na ang kanilang Junakis, eh, nagabiga-biga pa sa mga bata. Ang palangga, bad yan. Hindi yan maganda na the fact na kilala siya sa, well, kilala siya talaga dahil kilala siya na piso lang ang kanyang sweldo, yung the moment na nagme-message ka, okay, ay talaga namang, ano yun, bad yun. Hindi yun magandang ehemplo. I will tell you something. You know what? Ano ako yung nagsisimula lang mag-vlog, even before vlog, particularly na nagbablog ako. May mga nagme-message sa akin, mga guwapings, mga pogi, mga na iba bagets pa sa akin. Ay, minsan titignan ko, ay, yung pogi naman to. Nilalandi ako. Ay, ah, marami naglalandi sa akin. Kahit lola na to. Nilalandi talaga ako ng mga hitad. Mga brusko. Eh, Diyos ko, brusko pa naman ang mga gusto kong boylet. My goodness! So, mga nagme-message sa akin, nagpapaitot-itot ang mga hitad. Anyway, just ignore them. Yeah. Kasi okay naman ako kay Dodong, yata. Pag hindi na okay si Dodong, well, you know, we'll see about that. Pero anong point ko dito? Kung gusto niyong pangalagaan yung inyong reputation, okay? Na, you know, na kayo ay kahit papaano, irespeto ng taong bayan, na hindi kayo makitaan ng ebidensya. Di ba? So, kailangan i-practice na yun. Well, back in the day, when I was really bubbly, my God, ang mga boylets na yan. Nagpapaitot-itot yung mga yan. Madami yan sila. No, ako'y bagets. Pero, you know, ito ang pag-usapan natin. Pag may, ang buhay kasi ng tao, well, lahat naman tayo naglaro siguro, di ba, ng mga kabataan. Naglaro tayo ng apoy. Harley yan. Miss Maharlika, nabalitaan mo ba na nakipag-meeting daw si Zubiri sa Congress ng USA? Ano kaya ang pinag-meetingan nila? Ah, baka naman gusto nila akong maging kongresista. No. I don't know yet, palangga. So anyway, ang buhay ng tao, alam ko ang mga lalaki, playful sila. Playful din naman ako eh. Pareho lang tayo, patas tayo, when I was young. Pero as you grow old, kapag may family ka na, and especially, lalo na pag may apo ka, and especially kung nasa gobyerno ka, dapat mga nasa gobyerno, talagang they have to lead by example. Diba? Huwag kayo magpakita na mga DM ninyo, mga direct message na magagamit sa inyo para mabahiran kung malinis, well, I doubt it, ang inyong pamumuno, mga palangga. Kasi kapag nagawa mo na yung mga ginawa mo nung kabagets ka, yung bagets ka, di ba mag-agree kayo sa atin? Okay? Nung bagets tayo, lalaro tayo, nag-explore tayo, curious tayo, lahat sinusubukan natin mga kalokohan. But at the end of the day, kapag ma-shone the bells ka na at focus ka na sa buhay mo, especially kung public servant ka na sinasabi mo, pagsisilbihan mo ang gobyerno, dapat isabuhay mo yan. Kaya ako, yung mga naglandi-landi dyan sa akin, Diyos ko, huwag na kayo maglandi-landi. Baka magamit pa yan sa akin. Sabihin si Marlica, nagpaitot-itot man. Ibigay ko na yan ang trono kay Lisa. Diba? Dahil si Lisa open sa loob ng bus, eh talagang sumisigaw siya na, Bong, kailan tayo mag-itot-itot, Bong? Diba? Si Lisa Smugs. Okay. Sabi ni Bro Dong, mayaman din naman si Anton, kamag-anak ng Florendo yan, milyonaryo mga lahi nila, mga businessman, afford at bumili afford nila na bumili sa Forbes ng bahay. Nagkakamali ka doon, palangga. You know why? Yes, they have multi-millions. Pero ang recent na nakita natin na kanyang SALN, Statement of Assets and Liabilities, ay less than 100 million. So you do the math. 100 million nga siya, pero yung property na binili sa Forbes Park, 1 billion. So, hindi nagbabangga, hindi nagtatali. So, saan galing yung pera? Kung ang binili niya na bahay ay 10 million pesos o 20 o 30 million, hindi natin siya ka-questionin. Pero, it's billion, more than a billion. See?
I hope pumasa ka sa math mo palangga nung ikaw ay kahit na high school. You know what I mean? Yun lang naman. Pampael daw kasi yung droga, yung pulboron, sabi ni Terry Miss Fernandez. Hindi ko yan masasagot kasi never ako nagdroga sa buhay ko palangga. Yeah, yan lang may pagmamalaki ko sa inyo. Nagsinghot ako na, ano, nagsinghot, yeah, tama ba? Nagyup-yup ako ng sigarilyo, pero kunyari lang, pa-social climbing lang yun. Once in a while lang, pagkasama ko yung mga nagyoyosi kong kaibigan. Mm. Dapat magsarili na lang siya, sabi ni Jean Saturn. Eh, masarap nga yung baguette, sabi nga niyang mga hitad dyan. Si, ano, His Excellency. Okay. From Oriental Mindoro, sabi ni Orfa Baro, mga palangga. Diba? At saka ang point pa dito, yung nag-comment na mayaman si Anton, mga palangga. Eh, bakit palangga? Doon sa nag-comment kanina. Bakit ngayon lang siya bumili ng bahay during Kuting's presidency? At bakit ngayon lang nagpatayuan itong si Paul? Alam, ba't ganyan po ito? Ba't ganyan buko parang natipos katulad ni Lisa? Teka nga. Ano ba ito? Wala, dali lang ha. Shit, si Lisa lumilipad. Ano ba yan? Ayan, okay naman pala. So anyway, ang punto de vista dito, doon kay Anton, let's talk about that, and the rest na nagpapatayo ng bahay ngayon, na mga tao ni Kuting, bakit sabay-sabay sila nagpapagawaan ng bahay? Hindi ka ba mag-iisip? And like the under, yung mga undersecretaries niya, oh, malaki pa rin ang sweldo, 200,000 gross yan. Oh, kung 200,000 yan palangga, 2 million lang yan sa 10 buwan. Wala pa yung taxes dyan na babawasin. How can you afford? Na bumili ka, gumawa ka ng bahay, magpapatayo ka ng mansion sa McKinley. Katulad ni Paul, katulad ni Anton, katulad, oh my God. Hindi tayo matatapos pag enumerate ko lahat yan. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Papayag na lang ba kayo yung mga bashers na nandiyan dyan na gandang-ganda sa mukha ko, di ba? Ang sabihin nyo, Maharlika, inggit ka lang. What? Paano maiinggit ang isang Maharlika na nag-i-enjoy sa buhay ko na kahit hindi ako magnakaw sa kaban ng bayan, eh nakakaduyan-duyan ako. Di ba? Paano maiinggit ang isang Maharlika na hindi naman sa pagmamayabang, by using my credit cards, I can travel the world without spending your money, darling. Paano ko maiinggit? Maiinggit ba ako na pagdating ng araw, makulong ako dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan o plunder o ano paman? Balangga, hindi yan kinaiinggitan. Okay? Ulitin ko ulit sa mga bashers, mga first time na nakarinig ng alindog ko, na paano maiinggit ang isang Maharlika na ako ang tiger ng LA? May parte sila sa corruption, sabi ni Teresita Verian. Annabel Fernandez, hello. Hindi po nakakainggit ang mga taong lumalamon na ginagamit ang pinagharapan ng Pilipino. Dahil kung ako nasa gobyerno, tandaan nyo itong bunganga ko, mark my word. Because, you know, later on, pwedeng magbagong isip ko. Yung sinasabi nila na ako ay tatakbo sa Senado, you'll never know. In 5 years from now, 10 years from now, sabi ko nga sa'yo, kung gusto nila ng transparent, alam mo, ako ko nanda dyan. Kung gusto niya maging transparent, total, may Facebook Live naman tayo ngayon. Lahat nandito na. I-present ko sa inyo. Like morning, hello mga palangga, this is your Tiger Maharlika. Nandito tayo ngayon sa Congress o sa Senado kung saan ay babalang kasi namin ang mga chuchu. At ngayon palangga, nakakuha tayo ng budget na bonggang-bongga. I have 200 million. Ito ang gagawin natin. You have to be transparent kung ano yung mga projects mo. Ilalaan natin sa ganito. Napakasimple lang maging transparent sa taong bayan. Pero hindi nila yung gagawin. Kasi gusto nilang kumamkam ng kumamkam. Kaya nga, if I change my mind later, if I will run, I know I'm gonna win. Because of you, darling. Makasar lang tayo. Diba? Bubuksan ko ang libro. Okay? Ang mga budget. At i-appoint ko kayo lahat. Nasa paligid ko kayo. Diba? Dudurugin natin yung mga magnanakaw. You know what I mean? Oh. Yun yun. Christian Tutop. So pero dahil ang gobyernong Kuting
ay talagang guting at ahas ay ang intention ay budulin kayo sa pagtatalaga ng kanilang mga kamag-anak, ng mga katulong nila, mga yaya nila, yung mga nag-aano ng pulburon, yung mga dealer ng pulburon, at ginagawa nila itong mga undergraduate, okay, na mga tao na inuupo nila na walang credentials, walang ang skills, as in taga-camera lang, taga-picture lang nila, taga-edit lang ng gurgur ni Lisa. So, dito nyo makikita. Durugin natin ang smart magic, sabi ni Albert Miranda. Sabi ni Ami Maget, yes, you're gonna win in my heart. Thank you palang nga. So, yun, kaya I wish I can change the Philippines. You know, I wish we can. I hope so. Diba? Pero kasi sa mundo ng politika, talagang majority ay makawatan. Majority ay plunderer. Kaya nga yung even yung ating mga hustisya, sila ay nababayaran din. Kaya ang ending, kawawa yung mga Pilipino. Kawawa ang taong bayan dahil kayo yung nagsasuffer. Samantalang itong mga Amerikano na, ito lang, hindi lang mga, yung Amerikano na pamangkin ni Lisa na supposedly dito yan nagtatrabaho sa Amerika pero isinisiksik yung sarili niya. Ito na lang logic, mga palangga. Paano mo ipagpapalit ang iyong career, kung may career man siya, kung talagang nag-excel siya dito sa US o dyan sa Pilipinas, paano mo ipagpapalit ang isang career mo na may binubuhay kang anak, dalawa na, at meron kang asawa na roar, di ba, sa 1 peso na sweldo sa isang buwan? Ito na lang, i-common na lang yan. Common sense lang yan. So, ibig sabihin, ang titignan mo yung bigger picture underneath, under the table. Kasi ito na nga, sinasabi ko na sa inyo na ginagamit ang kanyang company, di ba, para what? Para kumamkam ng perang ng bayan. Doon na lang sa tagline na we give the world our best. Di ba? We give the world our best na ginawa na ina-ads nila tayo yung ating mga OFW sa New York, sa Middle East at sa Europe, di ba? Ilang million, multi-million ang pinakawalan nilang pera doon. Ano ang naitulong noon sa atin? Ano ang naitulong na ginawa ni Paul doon? Na ibinenta, inano tayo? Di ba? Inilagay tayo sa putikan. Na samantalang, sabi ko nga, yung OFW, hindi mabigyan ng best ng government na ito. Tapos parang ipinalangandakan pa natin na tayo ay mga katulong, alila, alipin, dugyot, ganon. Well, kayo lang, nasa Malacanang ang dugyot. But not the OFW. Ang daming mga OFW na mga prestiyoso, nakapag-aral, disente, maayos. You like you guys, yung mga nanonood ngayon. Isinasangkalan kayo nito ng isang ipinanganak dito sa Los Angeles na never na nag-renounce sa kanyang citizenship at ginawang presidential advisor at gusto pang matawag ng His Excellency. Kumbaga, itinaya kayo. Inilagay kayo. Not only you guys, kundi ako. Lahat tayo ng mga may budugong Pilipino. Inilagay tayo sa limelight na kapag tinanong ka, where are you from? From the Philippines. Automatic, ang naisip ng mga ibang lahi, tayo ay mga slaves, alila, tagalinis ng banyo nila, tagahugas ng pinagkainan nila. Which is hindi naman lahat ganun. Dahil ang daming mga professionals. Diba? So si Lisa lumilipad-lipad, ang baho. Diyos ko po. Mm. Sabi ni Casey, BBM leader na hindi nagli-lead. Pulburon din pala. Sabi niya, ano ba yan? Sabi ni Daniel Lin. So nakakaawa talaga. Barkadahan forever. FM, Elisa Luego. So, tignan nyo naman, mga palangga, hindi nyo kailangan impluensyahan. You just open your minds. Na ibinibenta tayo sa ibang lahi. Di ba? Ano ito? Panahon nung slave days? Na ang kalakalan? Nakita nyo yung mga movie, nakakanood naman kayo, di ba? Na ang mga tao nila, like yung mga slave nung unang panahon, kinakadena sila. If you watch that different movies, kinakadena, nilalagay sila sa kahon. Itinitrade sila sa Amerika. Iti-trade sila sa Europa, yung mga ganon. Di ba? Pinipili-pili kung sino yung gusto nilang maging slave o katulong o kung ano pa man. So, yun yung message noon. So, bigyan nyo, buksan nyo yung mind ninyo na yung we give the world our best. Our best. We give. Give. We give. Give. Tayo yun. Di ba?
Ayan. So, yun ang ano noon, yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Imbis na i-promote natin yung mga beautiful beaches, hindi, ang pinopromote nyo yung pagiging beaches nyo. Di ba mga palangga? List, yung target ng Amerikano si Pastor Kiboloy, pedophile case ex President Duterte ang dahil sa, ano yun, isa sila sa against ng Afghanistan. Well, mga palangga, yeah, I heard about that na natanggal yung channel niya. Ano yung grounds? You know? I believe may nag-tweet lang. Eh, dapat mag-appeal siya. Diyan sa Facebook, sa YouTube Philippines. Diba? Kung wala naman, kung yun ay niyurakan yung kanyang rights to use the platform, diba? Kasi lahat tayo entitled, o lahat tayo may rights tayo to use this platform. Hindi lang pwede mamili ang YouTube o Facebook na dapat, you know, dati dilawan, ngayon pulahan lang, ang pwedeng mamayagpag sa online na ito. I believe, you know, marami naman mga ano niyan, bongga-bonggang abogado, eh, pwede siya mag-file. Diba? Ng case against them. Kung illegal yun, mga palangga. Kasi hindi porket, you know, oh, YouTube Singapore pala, mga palangga. YouTube Singapore. Pwede siya mag-file doon. Wala palang opisina ang YouTube sa atin, sa Pilipinas. Yun lang yun sa akin. Ano pa? Ang sinasabi ko dito sa inyo, mga hitad, itong mga nangyayari ngayon sa Malacañang na nakakakuha ng mga malalaking proyekto, multi-million or maybe billions project, ang opisina ni Paul, ni His Excellency, ito po ay labag sa batas dahil hindi kaaya-aya sa Pilipino na ang isang American firm ang makikinabang sa pera ng bayan. Sabi ko nga, by doing nag-price gouging, pang bribe at kung ano-ano pa man. Diba? Iba-bribe mo para makuha mo yung project o i-extort. Yung mga ganun. You know that. So ngayon, recently may nag-comment yung kanina na nagkaroon pa tayo ngayon ng National Refugee Day. Naalala nyo, alabas sa atin, may National Refugee Day tayo. Nikuting, ano ba yung sabi niya? Tingnan natin. Kaloka. Nabasa niyo ba yon? Na nag-declare siya ng National Refugee Day. Ayan o, Malacañang declares June 20 of every year as a National Refugee Day through proclamation. Let's talk about that, yung mga refugees. Marami kasing naaalarma. Alam mo yung mga palangga. Alam ko, close deal na yan. Yan yung nararamdaman. Close deal na yan. Kumita na sila dyan. So it's up to you people in the Philippines kung papayagan ninyo. Kasi may power tayo. May power kayo dyan. You have the ultimate power to stop this craziness nitong gobyernong ito. Kahit nagkabayaran naman itong mga ito, pwede natin, pwede nyo yung pigilan sa pagsama-samang boses ninyo. Papayag ba kayo na papasok ang 50, 60, they're not refugees anyway, sabi nila, na 60,000 Afghans na hindi na-check, na background check ng gobyerno ng Pilipinas. Ito mga taong to, hindi natin alam, mga suicide, ano pala yan? May mga nakatanim na pala yung pagpasok sa Pilipinas, tapos boom. Or magkikreate sila ng kanilang grupo. Kasi they have contact, yung mga umaalsa sa gobyerno, sa Mindanao. At iba to, mga palangga. So, ako, malungkot, syempre, na nangyayari ito sa mangyayari ito sa Pilipinas maliban sa mga nangyayari ngayon, the corruption, smuggling, pero ito dadagdagan pa nila nang magpapasok sila ng mga unknown o alien people that we don't know, na hindi natin na screen, hindi yun na screen by just pag-utos kay Kuting na parang asong julol na ito papasukin nyo for the heck of what, how much, I'm just asking. So sino na naman? Ibig sabihin, walang pagmamahal si Kuting at Ahas dahil ang author nito si Ahas pa rin. Dahil never ever naman nagkaroon ng pagmamahal si Ahas at Kuting sa Pilipinas the moment na umupo siya. Yung mga pagmamahal na sinasabi niya, yun pala ay palabas lamang. Dahil nakalimutan nga natin na lumaki siyang brat na jobless. Hindi marunong magbanat ng boto, kundi umasa lang sa kanyang mga magulang at ginagamit ang politika para kumita ng pera. Yan ang katotohanan.
So it's up to you. Kung gusto niyong tanggapin yan, nasa boses ng taong bayan yan. And not only that, yung mga taong top officials, like from the military, from the PNP, kayo mga boss. Di ba? Yung mga police dyan, yung mga men in uniform. Baka hindi nyo kayanin to pag nag-alsa sila. At the fact tayo kasi sa Pilipinas, hindi ko naman nila lahat, pero majority na nakikita nyo yung mga police kapag may mga foreign intervention tayo, particularly mga English speaking. Di ba, napansin nyo? Ito yung EDCA na lang to eh. Pag nagte-training sila, nagpapa-under kayo porque English speaking din eh. Para kayong sumasa ilalim, nag-underdog kayo. Dahil ito yung mga malalaki, mga Amerikano o whatever, kung ano man ang lahi nila. You know? Yung mga partnership o bilateral chuchu na ganyan. So ang napapansin ko sa mga men in uniform natin, parang lagi kayong under. Dapat tayo ang ganun. Kasi nasa bansa, di ba? Nasa Pilipinas sila. Ganun nyo yan. Hindi porket na dyan sila. Eh sila yung mataas. Eh dayo lang sila eh. Huwag kayong papayag na under kayo dahil English speaking sila. Yan ang napansin ko. Kaya forever tayong, sorry ko, nyeta to si Lisa, kinakagat ako. Forever tayong kawawa. Forever tayong third world kasi, katulad ni Kuting, yes sir, di ba? Doon kay Lolo Biden. Giuliani na yon. Yes sir. Nagsasalarawan lamang na forever tayong magiging kawawa. Ako, okay lang, nandito na ako. Kaya ako, lagi ako nakipagbardagulan dito. Huwag mo akong inaano dahil, what? Dahil long hair ako, Asian ako, or what? O Pilipina ako. May kalalagyan ka sa akin. Hanggang sa huling hininga. Kaya dapat di tayo nagpapapi, di ba? Taas noo kahit kanino. Dahil tayo ay Pilipino, di ba? Taas noo, tapos underdog si Kuting. Yes, sir. Taas noo, pero ang hinahire mo, pamangkin mong American citizen. So again, nasa inyong mga kamay ang desisyon. I'm telling you, kahit na nakasalalay po ang aking buhay dito, nagpapatawa lang tayo dito, but now they are strategizing kung paano nila ako mapatigil. Yung mga approach, financially, fire out na yun. Diba? Fire out yun dahil hindi po magpapabayad si Tiger ng LA para lang i-shutdown yung bunganga ko. Ano yung ultimate, ano nila? Ano yung last resort? To gurgur me. And hindi natin papayagan na basta-basta lang silang magugurgur katulad kay Percy Lapid dahil tayo ay ine-expose natin ang kapanghalayan nila sa taong bayan. So wake up people. Ang napapala ko dito sa pagsabi sa inyo kung ano yung nangyayari sa loob, risk ng buhay ko. Ay sabi ko naman sa inyo, I got my insurance and everything. 'Di ba? Natikman na natin ang lahat, but I'm not gonna let these people win because you, the Filipino people will win. Soon, hindi natin papayagan na sila ang manalo. Lumaban tayo palangga. Enough is enough. So, tuloy-tuloy lang yung mga ano natin, makipaglaban natin sa mga hinayupak na ito. Baka tayo papasako, by the way, bago ako umalis, sa isang presidential advisor na Amerikano na walang ginawa kundi mag-text sa mga magagandang kababaihan na mid-20s kahit buntis pa yung kanyang roar na asawa. Tandaan nyo yan. Huwag kayong pasisiil. Labanan natin ang kawalanghiyaan ng Kuting Ahas Administration. This is your Lola. I'll see you around.